So yun mga kompresor, welcome back sa aking YouTube channel na naman. Ngayon ay may panibago tayong vlog na papakita ko sa inyo kung paano mag-wiring ng induction motor na forward and reverse. So papaliwanag natin yan sa mga elektrisyan natin dito kung paano siya ginawa, paano siya winawiring. So tara, panoorin natin. Power supply input 220, output 24 volts, 10 amperes. 10. Yan. Tapos, ito yung inverter natin para mapatakbo natin itong induction. Single phase, line neutral, output 3 phase. Ito, select the phase. Ito yung control natin para sa reverse forward gamit ng photo sensor. Dalawa, photo electric sensor. So, operation yan, dali lang. Ito lang siya. Madalawa lang tayong relay. Timer. Timer. Ang gamit ni timer, nandito yan sa diagram. Kung makita nyo, maintindihan nyo. Ibig sabihin, si R4, activate na agad siya lagi. Pag startup mo, na-activate na siya. Ngayon, magbibilang si timer. Para bigyan niya ito ng saan lang ito mag-activate. Si R5. Tapos ito naman yung connection ng inverter natin. Ito yung common. Yung R4 na normally open sa forward. Yung kabila naman, yung normally open sa R5, sa reverse naman siya. Tingnan natin yung operation niya. Power on natin. Buksan natin. Power on. Yun. Ayan. So, ito ang switch. Buksan natin. Bakit wala? Ah, baligtad. Ayun, baligtad pala. So, ayan. Ito nyo yung rotation niya. Ang gumana. Ito lang gumana. Ano nangyari? Bakit nawala? Ayun. Naluwag yata yung ating ano, selector. Wala. Ayun. So, ayun o, namamatay siya. Ayan. So, ang gumagana ngayon, forward. Forward siya. Naka, ano siya, light on, light on. Kasi dalawa siya, pwede siyang dark on, kaya light on. Ang ginamit natin ay light on. So, nakailaw siya. Pag may madetect siya, hinto siya. So, yung timer natin, nagbibilang pa rin. Diba? Okay, pansinan nyo, nagbibilang. Yung dalawang sensor, ito si R4, ito si R5. Hindi pa rin siya gagana, kahit anong gawin natin. Hindi siya gagana. Wala sa mga, ibig sabihin, mag-aantay siya na mag-close. Mag-close siya para gumana tong R5. Hanggat hindi siya gumagana, hanggat hindi siya nag-close, hindi gagana tong R5. Forward lang lagi siya. Kung may detect siya, patay. Pag wala, wala na naman siya. Patay. Andar. Patay. Wala na naman siya. So yung timer natin, nagbibilang pa rin. 2 minutes. And ano ba to? 7 seconds? Ayan. So ayan, hintay natin. Parang ito namang kabila pa pala na natin yung reverse. Ba ano yata masyado yung timer ha. Taas ha. Gumagana yan ha, gumagana yan. Forward. Umikot yan. Forward siya, forward. Ayan na. Gumana yung timer natin. So, ibig sabihin, dapat gagana na tong isang sensor. Gumana yan. Ano siya? Oh, nag-reverse na. Diba? So, tinakpan ko to, nag-reverse na siya. Ngayon, pag makadetect naman to, napareha sila may natetect. Parehas walang gagana. Kung alin yung mauna, kung halimbawa itong si forward, siya yung gagana. Diba? So, takpan ko to, magre-reverse automatic. Kung napapansin nyo, magkuklose yung contact yung ano natin, relay. Yung relay. Ayan. So, naglalaro siya. Magre-reverse forward siya.
Ha? Ano? So, yung wiring niya, dito. Yung wiring niyan, simple lang. Ito lang siya. Ito yung wiring niya. Selector switch lang, auto-manual. Mas meron tayong bypass dito. Ngayon, yung number one, ito siya, positive. Tapos, pumunta siya ng normally closed ng R5. Ito yung R5 natin. So, ito siya. 1, 1. Tapos, lalabas siya, number 2. Ayan yung number 2 natin. Ito. Ayan. Papunta naman siya dito sa terminal block natin para sa out ng positive ng sensor sa R4. So, negative, yung blue. Blue siya. Positive yung... So, positive yung brown. Yung black, yan yung out natin. Diba? So, ganun lang yung diagram niya. Napakasimple lang. Kung titingnan niyo lang, maraming wire. Pero simple lang siya. Ganun lang yung operation niya. Itong terminal block na to, nakaabang to para dito sa ating inverter. Ayan. Ang supply nito, power supply to 20. Supply neutral. Output, 24. Common, tsaka positive. Ayan. Ito nakikita nyo. To 20. Tsaka 24 yung output niya. Tawag yung tawag, oh. So, yun na yun. Simple lang operation niya, yan lang. Yung ano natin, nag-forward reverse yan, ha, kanina. Yung motor niya. Yung motor natin. Yung reverse forward siya. Tapos yung function ng, ano, yung inverter natin, yung power speed. Ah, yung speed ng... Motor. Motor. Kung pwede ba siyang patakbuhin ng malakas o pahina. Yung ikot. Ayan. Purpose lang ng sensor is para mag-forward reverse lang siya. Tapos itong dalawang sensor para ma-forward reverse siya para may siya yung mag-detect. Halimbawa, maharangan siya. Automatic siya mag-reverse. Automatic siya mag-reverse. So, ganun ang purpose niya. So, yung coil natin, yung ano niya, yung diagram niya, yan o. 1314 ang coil. Oh, 1314 ang coil. Tapos, contact natin, yung, normally open, 9 tsaka 5. Oh. 9 tsaka 5. Yung normally close na 1, yung, 12 tsaka 4. So, safety lang siya para hindi siya magsasabay na umandar. May safety siya. So, ibig sabihin, palitan lang sila. Pag gumana yung si R5, hindi gagana si R4. Pag gumana si R4, hindi gagana rin si R5. Palitan lang sila. So, kung alin man yung makadetect sa nila, yun ang aandar agad. Tapos, ito yung sa timer niya, yung si 3 at saka 4. Yan yung normally open natin. Oh, yung normally open niya, yun ang nagbibigay nito sa sensor ng... Ano to? 3. Pagdagaan mo na siya ng... Yung R5 natin, dumaan muna siya ng normally open ng timer bago siya lumabas ang sensor. So, dito siya. Yung 4, ito yung 4. Ayan siya. So, ito yung 4, ito yung positive natin naman sa kabilang sensor. Sa R5 naman siya. Positive siya. So, yung negative pa rin, blue pa rin. Laging blue yung negative. Tapos, black yung out. Yung pero out depende niya. Yan sa sensor. Kasi kaya up for leads yan, pwede mong gamitin din itong kabila. Yung puti. Yung puti. Depende sa paggagamitan mo naman. Yun ang purpose naman niya. Kasi nga apat siya, yung apat yung leads ng sensor. May black, may white, blue, tsaka brown. Pero yung gamit niya is blue, brown, tsaka black lang. Pero laging positive is si brown. Tapos laging si negative is blue. Mamimili ka lang ni white tsaka ni black. Kung ano yung gagamitin mong out niya. Kung yung mga ano natin, mga electrician natin dito, yan. Yan. Yung mga electrician natin dito. So, yun yung pinapaliwanag nila kung paano mag wiring ng ano, yung forward reverse ng induction motor. Paano ginagawa. Kaya, ako, nakiusisa din ako para Dagdag kaalaman. Namang ang may alam. Yung ginagamit pala natin na relay, walong pin to. Yan o, ikita nyo.
bilangin yan, 8 yan, 1, 2, 4, 6. So kung naguguluhan kayo, may diagram naman siya dito. So yan na lang ang sundan ninyo. Saan yung normally open niya, saan yung ano niya, yung sa coil niya, yung supply ng coil. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagpapanood. Sana may natutunan kayo kahit papaano. So thank you, bye-bye.